Magtayo na po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y mapurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y mapurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay nagagalak sa mga biyayang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain
Sa batis naman siya, umiinom ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tumulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoong siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwi na. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, nang makita ni Jesus ang napakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sabagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sabagat aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sabagat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga namimigiting makatupad ng kalooban ng Diyos sabagat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mahabagin sabagat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sabagat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sabagat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sabagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang
kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay patungkol sa tinatawag na mapapalad. Ito po yung tinatawag nating beatitudes o ang tinatawag sa wikang Ingles na blessedness. Kapag tinignan po natin, ano raw yung mas kahulugan po nito? Ito po raw yung kabanalan. Ito ang tinatawag na holiness kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nananawagan sa ating lahat, ang maging banal. Alam niyo po mga kapatid, may isa pang bahagi ng Ebanghelyo. Ito po ay kay San Lucas kung saan sinasabi niya rin pong mapapalad. Ngunit ang mapapalad po rito siguro dala po ng tinatawag na kahirapan sa buhay ay binibigyan ng diin ang tinatawag na material, yung pong kakulangan. At ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang binibigyan ng diin ay yung tinatawag po nating spiritual. Ito po yung pagnanais na maging banal at makasunod sa kalooban ng Diyos. Ako po iniisip ko, sabi ko, napakaganda naman siguro kung halimbawa isipin natin maging mapalad tayo. At kapag sinabing maging mapalad, magkaroon tayo ng lahat ng mga bagay, mga material na bagay na kinakailangan natin sa buhay na ito. Kaya naman, minsan kapag nakakakita tayo ng mga taong may pera, mga taong mayaman, mga taong mga may kapangyarihan, tinuturing po natin silang mapapalad. Kaya naman ang ating pong intensyon ay maging tulad din nila. Nagnanais din tayong matugunan ng ating pangangailangan at mapuspos tayo ng mga material na bagay dahil alam natin na ito ang magpapaligaya sa atin. Pero kapag tinanong po natin, tunay nga kayang maligaya ang mga taong mayroong mga kayamanan? Puspos po kaya sila ng kagalakan sa kanilang puso dahil sila po ay may mga bagay-bagay na ibinibigay sa kanila at ito ang nakakapag-satisfy sa kanila. Siguro po ito'y isang tanong dahil kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanila, parang iniisip natin wala na sigurong iba pang hihigit sa isang taong pinagpala at magkaroon ng mga biyaya at mabibili niya, makukuha niya kung ano ang kanyang gusto. Kaya naman ang ating pong paniniwala sa ating sarili, ay ang lahat naman ng bagay, lahat ng problema, basta't may pera ka, kaya niya nang sagutin ang lahat ng yan. Magiging maligaya ka. Ngunit sa Ebanghelyong ito, pinakikita po ang kakaibahan. Ang sabi po ni Jesus, mapalad ka kung ikaw ay umiiyak. Mapalad ka kung ikaw ay nakatatanggap ng hindi katarungan. Mapalad ka kung ikaw ay may pinagdaraanan. Mapalad ka kung ang lahat ng mga ito ay wala sa iyo. Mapalad po ba yon? Ano po yung pakahulugan ng ating Panginoong Jesucristo sa pagiging mapalad? Ang 8 Beatitudes po na sinasabi po rito sa atin ay daan para sa kabanalan. Nangangahulugan, ang mga bagay pong ito ay nagtuturo at mag-aakay sa atin upang tayo ay maging banal. Sa kabaliktaran naman po nito, ang isang taong napuspos ng mga biyaya at hindi kumikilala sa Diyos ay nabubulid, nahuhulog sa kasalanan. Bakit po? Kapag ikaw ay meron na lahat ng oras, kumakain ka, kada dukot mo sa bulsa, may pera kang nakukuha, aba hindi mo na kinakailangan ng Diyos.
Hindi mo na kinakailangan ang kanyang paggagabay. Bakit? Kasi lahat na nasa sa iyo. Kaya mong tugunan ang iyong pangangailangan. Hindi ka natatawag sa Diyos at magsasabing, Panginoon, kailangan ko ito eh. Pero ngayon, kapag ang isang tao po ay walang-wala, ano po ang nararamdaman niya? Alam niyo po mga kapatid, lahat tayo naranasan nating magkaroon. Lahat tayo naranasan din nating nang wala. At kapag wala tayo, naisip mo magbabayad na namang ng bills. Kakain na naman kayo. Iniisip mo saan kakukuha ng pambayad sa mga utang mo. Sino ang tinatakbuhan mo? Walang iba kung hindi ang poong Jesus na sareno at nananalangin ka, puspusin mo po sana ako, bigyan mo po sana ako kahit man lang ang itatawid sa araw na ito at magkaroon ako ng pambayad sa mga utang ko. Ito po yung dinudulog natin. Mga kapatid, ang kabanalan ngayon ay malapit sa inyong puso, sa inyong buhay. Bakit? Kasi wala ka na pong pinanghahawakan. Wala ka ng lakas, kundi ang Panginoon mismo ang siyang nagbibigay ng lakas sa iyo. Siya ang nagbibigay ng tinatawag na kahulugan sa iyong buhay para ikaw ay magpursigi, para ikaw ay mabuhay. Kapag mayaman ka, busog ka, taas mo na lang yung t-shirt mo, kamutin mo, tiyan mo, matulog ka. Wala ka nang iniisip eh. Pero kapag ikaw ay walang-wala, alam mo sa sarili mo na ang bukod tanging makapagbibigay sa'yo, walang iba kung hindi ang Panginoon. Sa araw na ito, kung ikaw ay walang pera, sa araw na ito kung may pinagdadaanan ka, sa araw na ito kung inuusig ka, tandaan mo ito, mapalad ka. Dahil ang bukod tanging tagapagtanggol mo, walang iba kung hindi ang Diyos na nagmamahal sa iyo. At sa pamamagitan na ito, ikaw ay dumadaan sa kabanalan. Kabanalan bakit? Kasi ang nasa isip at sa puso at sa lakas mo, walang iba kung hindi ang Panginoon. Hindi mo na tinitignan ang material na bagay na magbibigay sa iyo ng pag-asa. Bukod tangi ang Diyos lamang ang nakikita mo at nakikilala mo na siya lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa iyo, makapagbibigay ng buhay. Ngayon mga kapatid, sabihin mo sa sarili mo, matapos ang misang ito sa iyong panalangin, ibulong mo, isigaw mo sa puso mo, sabihin mo, Panginoon, mapalad ako. Mapalad ako dahil ang yaman ko ay hindi ang material na bagay. Mapalad ako dahil ang alam kong kayamanan ko ay nagmumula sa iyon. At alam ko na ikaw ay suma sa akin. At ikaw lamang ang bukod tanging kayamanan ko. Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang pag-asa ko. Ikaw ang buhay ko. Ngayong araw, hindi na tayo minalas. Ngayong araw, dapat mag-umapaw ang kagalakan sa ating puso dahil batid natin kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos dahil tayo ang sinasabi niya sa Ebanghelyong mapapalad kayo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang kaligayahan ang pinakamahirap na kamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong puso at sa pagsandig sa Kanya. Ang ating tutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magkaroon ng tapang at lakas
na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. At inawang isa puso ang turong mapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at mga tumatangi sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama na babatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ang maging kalugod-lugod sa Diyosamang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayad mo't kalugdan ang paglilingkod naming ginagampanan upang ang aming inihain sa iyong kamarapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't iisipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahihag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpapuri namin at pagkikinabang ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman, matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kainialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mariliyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlayan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan.
Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Blessed are they, the poor in spirit, this is the kingdom of God. Blessed are they, full of sorrow, they shall be consoled. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you, rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they, the lowly ones, they shall inherit the earth. Blessed are they who hunger and thirst, they shall have their fill. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you, rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they who show mercy, mercy shall be theirs. Blessed are they, the pure of heart, they shall see God. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you, rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtang nawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang kanilang mga daladalang imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga intensyon. Sa pamamagitan ng pagbibindisyong ito, maalala nawa nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.